Pagan nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hanay ng pulisya na tumulong at makipagkaisa sa muling pagpapaunlad at pagbangon ng ating bansa. Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang unang talumpati sa pagdalo sa ika-121st of Police Service Anniversary sa Camp Trame ngayong araw. Dito niya hiniling sa buong kapulisan at suportahan ng liderato ng PNP sa advokasya nito laban sa mga grupong nais na maghasik ng kaguluhan sa Pilipinas. Bukod dito ay sinabi rin ni Marcos Jr. na dapat din hikayatin ng PNP ang publiko na makiisa at tumulong upang mapanatili naman ang kaayusan at kapayapaan ng bansa para sa kaunlaran ng ating bayan. Samantala, umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na magiging katuwang ng kanyang administrasyon ang kapulisano ang Philippine National Police para naman sa pagbabago at desente pagbuhay nahangad niya para sa ating mga kababayan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng kanyang naging talumpati. I enjoin all of you to give it your best as you always have without sacrificing your integrity as servants of the people. Let us be united in supporting the PNP leadership and its crusade against those who intend to inflict harm and disorder within our midst. Let us actively engage the public in the collective effort toward maintaining law and order so that we can all enjoy the gains that accompany development and growth. Let us continue to conduct our business with utmost integrity and accountability, and let us not allow even a hint of dishonesty and abuse to enter into that narrative. You are the vanguards of peace. You are, and that you set the example of the kind of leaders that we need to overcome the hindrances of today. As we forge ahead and continue with the journey, I am thankful to know that in this administration, we have the PNP beside us, serving as a reliable partner in making sure that the path we'll be walking is conducive to the ultimate transformation we have long been working for and aspiring to. Yan ang bahagi na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sa kabilang banda ay nagbabala din ang Pangulo hinggil naman sa sinasabi niya na wala dapat na maging puwang sa haningan na kapulisan ang pagiging abusado. Dahil aniya, dapat na maging tagapanguna patungo sa kapayapaan ng mga kagawad ng pulis sa halip na makitaan ng ilan ng ito ng pang-aabuso. Sa huli naman ay nagpahayag siya ng pasasalamat sa buong hanay ng pulisya dahil sa naging tapat na paglilingkod dito sa ating bansa. Tapos ng event dito sa Camp Crame ay agad namang dumiretso sa Camp Aguinaldo sa Pangulong Bongbong Marcos para naman sa change of command ceremony ng AFP Chief of Staff mamayang alas 2 ng hapon. Secretary, ano ho ang prioridad ngayon sa DSWD sa ilalim ng iyong pamumuno? Ang prioridad po itong yan po yung 4-piece po, yan po yung marching order sa akin ng Pangulo. Linisin daw po yan para maibigay talagang ayuda ng pamahalaan doon sa mga nangangailangan. Pangalawa po ma'am, yung mga pila na nakikita ho ninyo na hihingi ng ayuda, kailangan pong bawasan kasi may mga ayuda po dyan na kailangan balikan pa nila. Example po dyan, Ma'am Susan, kunwari meron kang kaanak na wala kang pambayad sa ospital, ipa-file mo ngayon sa DSWD, papabalikin ka pa bukas, kailangan na ngayon mailabas sa anak mo. Gusto po mangyari sana, ora mismo, ngayong araw din, mailabas mo yung kapamilya mo o yung iyong kamag-anak sa ospital, or kailangan mo ng burial at kailangan bayaran na ang funeraria, kailangan ngayon din ho mabayaran na. Usually po kasi ma'am, bumabalik pa balik dahil sa napakaraming requirements from po. Kumusta, Secretary Tulfo, kumusta yung update sa listahan ng mga beneficiaryo ng 4-piece? Natanggal na ba yung mga tinatawag na graduate na at hindi na qualified dyan sa programa? Ngayon linggo po ma'am, pupulungin ko po yung hindi lang po 4-piece, pati mga nasa ibang programs po natin, yung Sustainable Livelihood Program, meron pa pong Kalahi, yung mga Pantawid, yung mga Balik Provincia. Re-reviewin ho ma'am, kasi marami talaga, tama ho kayo, marami ho talaga mga nakalusot dyan, na mga hindi dapat or graduate na sila doon dahil mga anak nila tapos na, tumatanggap pa rin, ayaw isurrender. Papakiusapan ho natin muna sila ma'am ngayon linggo na isurrender na kung sila po ay tapos na dyan, isurrender na nila para maibigay naman po doon sa mga nasa waiting list ma'am na 1,000 pa pong nag-a-antay. Secretary, paano daw yung mga talaga naman hong qualified na, no, na makapag-avail itong beneficyo sa ilalim ng 4-piece, paano naman sila makakapag-apply? Pwede yung pakiliwanag mo briefly kung paano nila ma-avail ito? Ma'am, actually, ang magsasabi po sa atin dyan ay yung LGU, ma'am, na targeted. Alam po nila. Pero kailangan pong, kung gusto po nila, lumapit po sila sa mga barangay o din po kaya sa city or municipal social welfare at magpakilala po sila doon. May mga requirements po, ma'am, na hihingin na kapag ikaw ay may mga anak sa elementary, high school, pwede ko pumasok dito. Ikaw ay walang trabaho, makakapasok pa ho dito. Yung nga lang, ma'am,
sasabihin ko, medyo malungkot ko, na mayroon pong waiting list. Kaya kailangan po talaga linisin ang listahan na ito dahil marami pong graduate na pero ayaw pa pong umalis. Ayaw pong isurrender nila yung 40s nila. So tama po ba, Secretary Tulfo, na ito pong pamimigay nito na ayuda sa ilalim nito targeted cash transfer program ay tatagal ng 6 na buwan? Magkano po ang nakakala ang budget dito? Actually, ma'am, yung inilabas po ngayon ay ng Department of Budget and Management ay 6.4 billion pesos, ma'am. Mm-hmm. Pero 6 na buwan po ito tatagal at ito po ay ang target po ay para sa 12.4 million na mga kababayan natin. So, dahan-dahan po, ma'am, ipapadala po ito. Uunahin na po yung 1.2 million na mga kababayan po natin. Sa loob po ng actually, bawat araw ay mga 1.2 million po ang papadalhan po natin na ayuda. Tatagal po ito ng mga isang linggo o mga hanggang 8 araw. I-distribute na po ng DSWD ang 500 pesos na ayuda para sa 12.4 million na mga kababayan natin na bibigyan po nitong beneficiaryo ng ayudang ito. Secretary Tulfo, siguro hindi naman lingid sa iyo yung mga reklamo dati, di ba? Bago ko pa napaupo dyan na may sasabihin hindi sila nakatanggap, na nasaan ba, bakit hindi nila nakukuha yung para sa kanila na ayuda. So ano mga meron tayong mga ginawang sistema dyan para to make sure na yung sinasabi mong target na mabigyan ay matanggap talaga nila yung para sa kanila? Actually, ma'am, ito po inilinaw na po noong nakaraang administrasyon. Ito po yung pinirmahan ng dating Pangulong Duterte. At may target na po talaga. Hindi po katulad noong sakap dati na magkaroon po noong lumala po yung pandemya na lahat po ibibigyan hanggang sa middle class, mga nawala trabaho. Ito po, ma'am, ay targeted lang po talaga yung mga nasa ilalim ng 40s na 4 na milyon po yun. Yung 2 milyon na mga nasa social pension fund, mga senior citizens po natin at yung mga tinatawag na nasa conditional cash transfer natin ng mga single moms na mahihirap, kasama po dyan, ma'am. So nakatarget na po talaga siya, ma'am. At ipinaihuhulog na lamang po. May mga start na po ito, ma'am. So nakatarget na po talaga yung papadalhan natin. Inihayag ng bagong hirang na Commission on Elections sa COMELEC chairman na si Attorney George Garcia na kailangang matugunan kaagad ang mga structural reforms at good governance issues sa loob ng poll body. Anya, kinakailangang lahat ng nakikita nila ay transparent. Kaya nga ang mga itong transparency and accountability ay nandoon. Dahil dito, papasok ngayon ang independence at impartiality ng Commission on Elections. Habang tiniyak ni Garcia na lagi siyang magiging patas, may 6 miyembro ng COMELEC na magwawasto raw sa mga bagay-bagay sakaling gumawa siya ng mga maling desisyon. Magugulitang bago ang kanyang appointment ay nagsilbi si Garcia na sa COMELEC bilang interim commissioner sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang appointment ni Garcia kay Duterte ay na-bypass ng Commission on Appointments sa 18th Congress dahil sa kakulangan ng quorum. Sinabi po ni Garcia na sa ngayon ay wala pang inilabas na marching order si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asahan daw na dadalo at magtatanumpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly sa buwan niya ng Setyembre. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nakabook na raw ang flight ng Pangulo para sa naturang event at bago pa ito umupo sa pwesto. Tugnay nito ay mayroon na raw outline ang speech ng Pangulong Marcos para sa event. Sinabi ni Romualdez na posibleng magsalita ito sa UN sa September 20 na petsa kung kailan magsisimula ang event. Posible raw talakay ni Marcos ang security issue sa West Philippine Sea at 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China dahil sa malawakang claims sa naturang karagatan. Anya, ilang heads of state din daw ang humiling na mag-usap si Pangulong Marcos.